What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, yan, sisilipin natin yung pump it up na AXIE dahil yan sa balitang yung staking, no, mga titos and titas. Kasama sa sisilipin natin yung syempre BTC, hindi mawawala yan, ha. SLP, isama na natin si COTI, si Luna, AXIE at BTC. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrency. So all this we ask in Jesus' name. Amen, 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 mga titos and titas. Ayan, kung excited na kayo dito sa pump ng AXIE, kaya pala binobomba, ha. Pagkukwentohan na natin yan. Pero bago yan, pwede nyo hong i-click yung subscribe button kung bago lang kayo dito sa tambayan, at isama po ninyo yung all sa notification bell dahil tuwing Monday hanggang Friday, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, live stream ho, live ang tambayan natin. Pwede kayong magpasilip ng mga coins na inaalkan siya po ninyo, at pwede kayong makipagkwentuhan at makipagkulitan sa mga tambay. Ayan mga titos at titas, tara na, ipasok na natin. Unahin natin muna yung BTC. No, unahin natin yung Bitcoin bago po tayo, syempre pa, bago natin silipin yung iba, silipin muna natin yung mothership. Ano ang lagayan? Sandali po, ah. Ilagay lang natin tong teka lang. I-load natin tong falling wedge. Ito yung kanina. Eh, but Ethereum to, BTC nga eh. So, BTC falling wedge, lumagpas. Ito po, no, mga titos and titas, ha? Mukhang nauuntog na naman tayo. Sa 4 hour chart natin to, ha? Mauuntog na naman tayo. O nauntog na ba? O mauuntog pa lang dito sa taas ng wedge, no, mga titos and titas. So, makikita nyo naman, every time lalos dumidikit yan, dyan nagko-correct tayo. Mangyayari kaya ulit yan? Let's see, no? Pero ang maganda rito, miss, stable ang ating support dito po sa area na to, ha. Yan. Suportado tayo yan. Yan po yung green line nung ating one day chart, mga titos and titas, no. So let's see kung tama pa ba, valid ba itong ating falling wedge, at irerespeto ba yan, or are we ready to break out, no? So, maaga yan. Pagka magbe-breakout tayo ngayon, first week na October, maaga yan. So, antansya natin dyan. Ito nga, sasakto, mga second week, third week na October siguro, eh, no? But we should be ready as always, no? Kung mga budigero at budigera, mga tambay, abay, dapat i-ready tayo, no? So, kung ano doon sa pwedeng mangyari, no? Dito sa gagawin ng Bitcoin. So far, maganda yung salo ng support. Kung tatagusin, dito tayo, yung lower part nung ating falling wedge, mga nasa 39-40, konti lang diferensya niyan dito, eh. Kung saan siya nauuntog lagi, no? Kung saan siya nagba-bounce lagi, no, mga titos and titas. So sa daily time frame, oh, yun, ganun. Yun talaga. Sundo ema tayo, ha, sa daily, no. So expect a correction na, kasi we are consolidating, eh. Pagka tinignan mo ho, no, sa we are consolidating sa daily chart, kita mo naman nandiyan lang, wala namang pump, eh, no. Makikita nyo yung pump sa 1 hour, eh. Pero pump balik, no, makikita nyo pump. Ayan po, no, sa 1 hour magulo talaga pagka dito ka tumingin sa 1 hour, no. May pump it up. Alisin ulit natin tong konso, ha. Di ba? Sa 1 day nagpa-pump lang, tahimik lang siya, eh. May pump, di ba? O tapos dump, tapos pump ulit. Diba? Pump, dump, pump, dump, pump. Hindi, dump ulit. Sa 1 hour. Diba? Kaya kung marunong po kayo mag-trade, mga titos and titas, eh, pwede nyong i-trade yan, eh. May opportunity. At kung may oras, no? Laging magka-match yan, ha? Yung oras, hindi po pwede pipilit ninyo tapos maiipit, eh. Diba? Kailangan, kung hindi marunong, magbodega. Kung gustong matuto kung paano magbodega at kung paano mag-trade, meron tayo niyan dito sa TitoVlogs.TV. Yan ho yung kakambal ni Tito, mga titos at titas, ha. Puntahan lang ho yan, TitoVlogs.TV.
At makikita nyo na yung mga webinars natin, no? Available na po yan. Kung ayaw mag-trade, gusto maupo lang, mindset. Dito lang po kayo. Huwag nyo nang pakialaman itong practical charting. Gusto magbubudega lang. Mindset, di ba? You have to have the proper mindset for you to stay long in this game, no? But kung gusto ninyo yung practical charting, yung everyday na ginagawa po natin, mga titos and titas, gusto mo mag-swing. Swing trade, ha? Hindi yung swing na sakayan. Apo, pwede yun, di ba? Gusto mo mag-momentum. Paano ginagawa? Nandito. Yung mga patterns, kailangan naiintindihan natin, mga titos and titas, ha? Click nyo lang po yan and add to cart. I-add to cart na. At ang kagandahan yan, meron tayong live Q&A. So, hindi lang ho basta napanood nyo, itapos na. No, ang importante, ang gusto ni Tito, naintindihan yung pinanood, ha. Eh, kasi sayang naman yung tosgas ninyo, no, kung hindi matututunan. So kung meron hindi maintindihan, attend our live Q&A on October 30, no, para maitanong po ninyo. Pero mas maganda maaga pa lang mapanood niyo na, ha. So yan yung mga pwede niyo pong pagpilian dito na mga webinars, eh, para lang kayo nag Netflix, di ba? You invest in learning also, because sabi nga nitong kambal natin, those who never learn will never earn. Yan. Ito na po, no, mga titos and titas. Ay, ba't BTC 50 nito? Ito. Yan. So, yan si BTC, ha? So, expect natin, nagsisiso lang naman siya. Pag nasa taas, bababa na dito. Takit ulit bukas na umaga, nasa taas na naman. Pagkagabi, binubuhusan, di ba? Ganun ang ugali. For the past few days, yan ang na-observe natin, ha? So, ipasok natin itong ASX, iba naman ang pump it up nito. Nagulat din ako kanina, no? Sabi ko, ba't kaya binobomba? Yun pala, nagkaroon ng staking ito. So, yun. So, maraming mga, di yan ang kagandahan dito sa crypto, no, mga titos and titas. May staking, so, nasa, nag-80 na ba tayo kanina? Daily chart to. High natin. 79. Nahiya lang ng konti, 80 na sana tayo. But we are seeing a resistance at this level. Alin yan po, no? Yung area po na yan kung saan din siya halos nauntog. Yan, resistance, 'di ba? Ngayon may resistance ulit, no? So normal yan na magkakaroon ng resistance tapos na ilabas na yung news. Okay? So pwede ba tayo mag-correct? Ano ba momentum natin? Kaso yung momentum natin, ha, nakabuelo yung MACD natin. Yan, tumitira pataas yung RSI natin sa daily, may momentum pa rin. If ever magko-correct tayo, kung sakasakali, baka dito sa 4 hour mo makita yung correction. Tingnan nga natin sa 4 hour chart. Ayun. Lumayo tayo sa EMA, no? So titignan natin kung babalikan natin yung EMA. Once mag-break tayo dito sa area po na yan, yung 80 area, no? Makikita nyo, napaka sa 4 hour, obvious yung resistance, no? Sa 4 hour, sisiwi natin to 90. Let's see kung magte-take out tayo ng new high, ha, mga titos and titas, in the coming weeks nitong kay ASX, ha. Exciting times pagka biniyaki ang all-time high niyan, ha. Ang support natin, syempre, sa 4 hour, kung gustong sumalo, nandyan sa EMA 13, laging tinatamaan, ha. Yan, hung up pump na yan, binalikan din. 3 red candle sa 4 hour, binalikan. Ito po yan, no? Pinapump na to kahapon, eh. Pinump kahapon, tapos binalikan din, 3 red. So ngayon pinump tayo, 2 green, 1 red pa lang tayo. Let's see kung babalikan ho ito, ha, yung 4 hour chart. Mga nasa 71, 72 siguro area yan, ano. So yan ang ASX, yung kakambal, yung SLP, yung pinsan. Silipin natin ang pinsan ni ASX. Uy. Teka muna. Sandali, ha. Nilinis ko na to, eh. Parang pumapump tayo. Parang gusto natin lumabas dun sa trendline, ha? Alisin na lang natin yung trendline. Kasi baka lumabas. De, ang gusto nating i-highlight dito, mga titos and titas, itong consolidation, itong area na to. Yan. Sagad na natin dito. Yan. Yan, box na yan. Nakakakita na kaya tayo ng bottom dyan sa area na yan? Let's see, no? Will that be similar to this bottom? Yan. Tignan natin kung gaano katagal, ha. Baka lang gayahin, eh. Bago nag-break out, alisin ko na to. Lipat natin to ngayon dito.
lipat natin. Ayan. Ayan. Mm-hmm. Yun. Mm. Diba? So, dito. Dito yan. Baka mag-conso. Kung ganyan, similar na haba, October 25. Eh, i-save na nga natin to. Para may guide lang yung taga-drawing. Huwag nyo na hong itatagos dyan, ha? So, pwedeng October 25 o November plus minus, divide equals, let's see, no? As long as you are playing and enjoying the game na AXIE, ay ayos na ayos lang na nakaka-produce ka, nakakakuha ka ng libreng SLP, no, mga titos and titas. Teka muna, MACD natin. Kumakambyo na rin pataas. Meron ba tayong divergence dito? Baka makakita tayo ng divergence. Ha? Price is going down. Hindi pa. Pwede. Parang may bullish divergence. Ha? Bullish divergence pa to. Flat. Tignan ko lang sa RSI. Ha? Ah, hindi. Flat din dito. Hindi naman pababa ito. Dapat paakyat. Hindi. Hindi. Wala, wala. Alaus. Alaus bullish divergence. Titignan natin kung hanggang saan naaabot nito, ha. Ang lalim na rin ang buwelo nitong SLP, no, mga tito at titas. So, yung top niyang rectangle is 88, ang bottom ay nasa 59 or 060. Si COTI Pi, silipin natin. Ito na-list, no, sa Coinbase today at today ba to o kahapon na-list sa Coinbase? Ay, hindi, yung ABAX pala. ABAX pala 'yon. Ito sa Cardano, ito yung gagamitin ng stablecoin ng Cardano. Dito ikakarga kay COTI Pi. Breakout to. Breakout kasi to sa daily, no, yung all-time high. Eh, dito na tayo, sagad na natin sa all-time high. Huwag na tayong mahiya. Kaso kasi pag si Tito gumagawa talaga ng breakout, mas gusto kasi natin yung ito, eh, maraming tinatamaan, eh, no, para mas conservative, eh. No, pero ako titingin yan, ito na yung binbreakout niya. No, yung area po na yan. So, daily chart natin. Nag-breakout tayo. Are we pump it up, pump it up? Let's see. Ang ganda ng pump it up nito, ha? Ang ganda ng hilera. No? Hindi mo mapapansin na binobomba. Dahan-dahan, no? Everyday, yesterday, 15%. Nag-correct ng, simulan natin, ha? Simula nung nag-breakout siya, up ng 42, nag-correct ng 12, up ng 12, nag-correct ng 6, up ng 17, nag-correct ng 8, diba? Kahapon up ng 15, o baka magko-correct tayo. Parang Christmas light, eh, no? Green, red. So baka red na naman tayo ngayon, hanggang saan tayo maglo-low, tapos kinabukasan green. Ang galing ng taga-drawing. Nahuli pa natin yung pattern nito, no, mga titos and titas. RSI, hindi pa tayo overheating, no, mga titos and titas. Kasi yung RSI, ito, eh, oh. Ito yung RSI, eh. So mukhang hindi pa tayo nag-overheat, no? Dito sa ito pa, yung baba pa nito, 70. Last time nag-umabot tayo ng 86 sa RSI, ha, mga tito at tita. So support natin EMA 13 sa daily, sa 4 hour tinatamaan ba natin? Tinatamaan salo tayo sa 4 hour chart, eh, nung EMA. Yan po. Yan na muna, mga tito at tita. Teka pala, Luna pa pala. Luna. Last na natin. Si Luna. Si Ana Luna. Si Ana Luna, mga titos and titas, ay ano ba to? Ba't meron akong triangle? Ah, kasi sinilip natin kanina, no? Medyo nakabingit pa to ng konti, no? Downward bias tayo dito. Kasi eto, yung kanya pong parang bearish divergence pa nga to. Pababa yung oo, parang bearish divergence, no? Pababa po itong MACD natin. Okay, petas pataas yung presyo dito. So let's see, baka magpump pa to. Pwede pa to magpump dito hanggang tamaan pa niya to, no? Let's see, ha. Pero nasa loob siya na, valid pa ba itong triangle natin? No. Tayo guguhit triangle, no? Medyo nalalaglag kasi siya, eh. Ito nalaglag, eh, no? Let's see. Galing din to. Nag-trade din to ng breakout din from all-time high kasi to, mga titos and titas, ano? Nag-breakout from all-time high tayo.
And let's see do sa triangle kung saan tayo lalabas. Sa taas ba tayo o sa baba? Pero may bearish divergence tayo. Ano? So, bearish divergence, bearish, syempre. Yun ang basa natin dito, ha, mga titos and titas. E yan na muna, mga titos and titas. Kung nagustuhan yung ating video, meron tayong starter kit din. Yan po, no? At yung kung paano mag-open ang account sa PIDAX. Yan po. As always, trade wisely. God bless you all. Kita-kits, Casbu. Bye!